sasabing may utang daw ako, ha? Sabi ng ganyan. Ikaw yung bunganga mo, ha? Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, ha? Uy, away, mabidyuan nga. Ayos to, pag ano, pinost ko, magbabiral to. Ayun, na-upload na. Attorney, yung pagkuha ko ba ng video na walang pahintulot at in-upload ko pa sa social media, legal ba to? Legal ito kung kinunan sa kalsada o anumang pampublikong lugar. Kahit walang consent o pahintulot ng mga nag-aaway, ay pwede ito dahil wala naman silang legitimate expectation of privacy sa mga pampublikong lugar. Attorney, may nakunan po ang dashcam ng aking sasakyan na aksidente sa kalsada. Pwede ko bang ipasa ito sa otoridad at gamiting ebidensya? Pwede itong ebidensya dahil nakunan ang video sa pampublikong lugar kahit walang pahintulot o consent ng mga nilalaman ng video. Sa ilalim ng Section 12 ng Data Privacy Law, maaaring gamitin ang video kung kailangan ito para makapagsampa ng kaso o ibibigay ito sa law enforcement na agencies kahit walang consent o pahintulot ng mga taong nasa video. Attorney, may nakaaway ako at kinunan ko siya ng video kung paano niya ako pagbantaan. Pwede ko bang gamitin ito laban sa kanya? Pwede itong gamitin na ebidensya bilang bahagi ng iyong testimonya dahil ikaw mismo ang biktima. Ang pictures, videos, text, messages at email ay tinatawag na ephemeral electronic evidence. Pwede itong gamiting ebidensya basta may affidavit ng sender o receiver ng messages o affidavit ng taong kumuha ng video o pictures. Attorney, paano po kung ako naman ang nakuna ng video ng walang pahintulot at in-upload sa social media hanggang sa nag-viral? Kalaunan ay nakasira pa sa aking reputasyon. Legal ba to? Hindi ito legal. Kung kinunan ka sa pribadong lugar at wala kang pahintulot, maaari mong ipatanggal ang nasabing post at kasuhan ang kumuha ng video at nag-upload nito. Kung sexual act ang laman ng video o masiselang bahagi ng katawan, ito ay paglabag sa anti-voyeurism law o yung Republic Act 9995 at may parusa na multa na 100,000 hanggang 500,000 at pagkabilanggo ng 3 hanggang 7 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung hindi naman sexual ang video at paglabag lamang ito sa iyong privacy rights, ito ay sakop ng unauthorized processing of sensitive personal information sa ilalim ng Data Privacy Act. At ang parusa ay multa na 500,000 hanggang 2 million pesos at pagkabilanggo ng 1 hanggang 3 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. At para pag-usapan pa ang issue sa pag-upload ng video ng mga away o gulo sa public places. Naku po, kasama natin ngayon, live, si Attorney Buco de la Cruz! Good morning, Attorney! Sakto, kakatapusin ng mga rambol. Medyo mainit-init na usapin pa yan nung weekend. Oo, pero lagi rin trending kasi online, Attorney Buco. Yung mga nagrarambulan nga, kasi alam naman natin na mataas ang views ng mga ganyan. Legal ba yan? Basta kinunan mo sa pampublikong lugar, po pwede mo siyang i-upload o i-share kasi yung mga taong nakunan sa public places, wala naman silang expectation of privacy. So wala silang pwedeng ireklamo na nilabag mo ang privacy right ko. Nasa public place ka eh. Wala silang habol sa iyo, ibig sabihin. Pero kung halimbawa may nakunan ako at merong nangyaring krimen o hindi kagandahan, pwede mo rin yung isumite as evidence. Yes. Yung purpose kasi importante kapag ganun, no? Pero ang general rule, basta nasa public place, walang expectation of privacy, pwedeng i-share. Mas lalo na kung gagamitin mo for legitimate purposes gaya ng pag-asampa ng kaso. Pero kunwari, nakunan mo yung ano, no? Mga kakilala mo nagrambulan sa isang private house, di ba? Paano yan? Medyo may ibang dimension. Bakit kumukuha ka ng video sa isa loob ng isang private house? Dapat may consent kung mga tao nasa video. Kahit magkakilala kayo. Yes. Pero paano halimbawa kung sabihin natin, sa isang bar o sa isang restaurant, Public siya. Basta public open to the public. It becomes a public place. Pero yung private na bahay, kahit magkakakilala kayo,
may expectation ka ng privacy. That's okay. Why you chose na mag-inuman sa loob ng bahay. And let's say na-elevate yan, na-escalate, at gusto mong maghabla. Ilang araw ang palugit bago maging ano, no, valid yung pwede, kang, pwede mong haina ng reklamo. Yung prescriptive period sa paglabag ng mga data privacy laws natin, umaabot yun hanggang 7 years. So pwede ka makasuwa. 7 years. Mahaba-haba. Mahaba-haba. Nakailang nilay-nilay ka na nun. Siguro naman. Oo, urong-sulong ka na nun. Tapos maglang pag 70 huling araw, no? Kasuhan na natin. Sandrina, MJ, sabi niya, ano, public places, di ba? Eh, paano pag sa labas ng bahay, eh, public na yun? Oo. So, okay labas lang ng yun. Gate. Yes, pwede. Eh, paano kung kalahati ng paa nasa gate, kalahati nasa loob? Gumulyo, rumolyo palabas. Oh, depende kasi kung CCTV, halimbawa. Okay. Yung paggamit ng CCTV, pwede yun, basta kung public places. Okay. Pero dahil processing ng data rin yun eh. So dapat, yung video na nakuha mo doon, meron ka rin prudence ng paggamit. Especially kung may nakuha ka ng mga sensitive. Okay. Maraming salamat. Bahaba pa yan. Oo nga. Next time, babalik din si Attorney De La Cruz. Oo naman. Okay, maraming salamat po, Attorney Buco De La Cruz! Maraming salamat. I'm sure marami pang tanong yung mga kapatid natin kay Attorney Buco. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.